Hi mga karagrab, welcome back to my vlog. Isang bising umaga sa inyong lahat mula dito sa Doha, Qatar. At ito ang ating pang Dili Hagardo Versosa na minupusal distraction look. Verhin na verhin kaayo o paaura si Kuragan. Nakafuti, o oh, diba? Walang bakas ng ano, mga binisbisan, charot. Eto na nga mga karagarag ang mga latest na mga pasabog ng mga kandidata sa Miss Universe 2022. So unahin natin itong mga latest na mga picture ng mga Asian candidate na pinost sa kanilang social media account mga karagarag. OMG! Nakita nyo yung picture. Mga latest freshness overlooking na mga paaura ng mga kandidata sa Miss Universe 2022. Unahin natin ang pambato ng Thailand mga karagarag, si Anna. So nakita ko tong latest picture ni Anna, nagagandahan talaga ako sa kanya sa picture na to. Ang fresh niyang tingnan, hindi Hagardo Versosa yung makeup niya dito. At nakikita ko talaga yung isang ano ba, identity ng isang anak. Kahit salamat dok yung face lock niya or kahit sabihin natin retukada na siya, pero in fairness naman talaga sa pambato ng Thailand, ang galing talaga gumawa ng ilong ni Anna kasi ang ganda ng resulta. Aminin natin yat sa hindi, ganda ng pagkagawa ng ilong ni Anna. Kaya sa ganitong makeup, bit ko talaga makita siya sa mga simpleng makeup lang, yung walang ano ba, yung wala silang ginagayang mga makeup style sa mga previous beauty queen na makikita talaga natin. Ana talaga yung nakikita natin, hindi yung mga katauhan ng mga ibang beauty queen. So ganitong makeup, bagay talaga sa pambato ng Thailand mga karagarag. Ang ganda niya tingnan at ang ano lang ba, ng presko bitaw kaayo. So next mga karagarag, ang pambato ng Indonesia. Itong pambato ng Indonesia, alam naman natin na unti-unti na talaga naaayos na under construction na din yung beauty ng pambato ng Indonesia. So sa picture na ito mga karagarag, walang halong bias na reaction video to. Ang masasabi ko dito sa beauty ni Lakshmi, thumbs up, nagagandahan talaga ako sa kanya sa picture na to. Yung ano lang, innocenting beauty na makikita mo ay may beauty pala siyang tinatago pag simple lang yung makeup niya. Yung mga ganitong pa-makeup bagay sa kanya. Kasi pag kapalan siya ng makeup mga karagarag, lalo na yung mga pa-eyeshadow tapos red lipstick sa kanya, hindi talaga bagay. Hindi siya maganda sa mga kamakamakapal na makeup. Walang halong bias or ano, hindi to pambaba siya. Nagsasabi lang tayo ng totoo. Red lipstick sa kanya tapos yung mga pa-eyeshadow bitaw na kuan. Kailangan pa talaga niya na kailangan ng kanyang makeup stylist ng ano, eksperimentuhan pa yung makeup na nababagay sa kanya. Kasi sa mga latest na nakikita ko sa kanyang mga ganap, tapos sa kanyang mga pa-makeup, hindi talaga nila makuha yung tamang timpla. But in fairness sa picture na to, masasabi ko talaga ang kudo sa nag-makeup nito kay Miss Indonesia dahil ito yung makeup na bagay sa kanya. Ang ganda niya sa makeup na to, ang fresh lang din, hindi Hagardo Versosa, di ba? Next naman, nakita ko mga karagarag ay ang pambato ng Cambodia, si Manitahang. Alam natin yan, given na talaga na maganda ang mukha ni Manitahang, di ba? Mapakapal man ang makeup, mapalight man ang makeup, kuhang-kuha na talaga ng ano, pambato ng Cambodia ang beauty na yan. So ang hinihintay ko na lang dito sa Cambodia mga karagarag ay ang kanyang laban sa Miss Universe 2022. Kung may i-ano pa, ito-transform pa ba ang ano, team ng Cambodia sa taon na to sa pambato nilang si Manitahang. Kung makikita nating nagliliyap o nag-aapoy ba ang pambato ng Cambodia sa kanyang darating na laban sa Miss Universe 2022, walang imposible na hindi makapasok ang Cambodia sa taon na to sa placement mga karagarag. Yun lang yung base sa sariling opinion ko lang at pananaw ko lang. Next mga karagarag, ang pambato ng Vietnam. So nakita ko yung mga latest ganap din ng pambato ng Vietnam. Alam natin na na malakas ang radar ngayon ng pambato ng Vietnam sa darating na Miss Universe 2022, di ba? At alam din natin na kaya niyang makipagrampahan, makipagbardagulan sa kanyang pasarila, sa mga ibang Latina at sa mga ibang Asian candidate at sa kanyang beauty din. Maganda rin naman ang pambato ng Vietnam mga karagarag. Mapakapal or mapa light makeup din siya, bagay yung ano ba, magaling kasi yung mga ano eh styling ng ano, stylish ng Miss Universe Vietnam organization. Ang galing ng kanilang mga pasabog ba na mga paggaw na isusuot ng kanilang kandidata, as in talagang pinaghandaan nilang mabuti, kaya walang tapon din itong mga ano eh pa makeup ng pambato ng Miss Universe Vietnam. Kas kuha nila kung kailan sila magpapresko, kung kailan sila magpagka-Hagardo Versosa, kung kailan kaya nilang balansihin yung aura ng kanilang
kandidata. O, di ba? Yan lang ay sa sariling opinion ko lang at yan lang yung magiging reaction ko kasi pinasa itong mga picture na to sa aking ano, isa sa mga chismosa din sa Instagram. Kuragan, ano yung masasabi mo dito? Naka-white sila. Gawan mo rin ng menopausal destruction look. Yan, napa-white na yan. Of course, si Kuragan para puting rosa si Kuragan kahit lang tanglanta na faka. Yan ang mga karagarag. Sino kaya sa apat na mga kandidatang to ang ano, sa tingin nyo makapasok sa highest placement sa kanilang fresh overlooking? Kung saan ko naman in English Kuragan na fresh overlooking ay na mga paaura ngayon sa social media na kanilang pinupost. Mag-ingay tayo sa comment section mga karagarag kung sino sa mga kandidatang to ang aarangkada at makikipagbardagulan sa mga ibang frontrunner at sa mga dark horse at sino ang maiiwang luhaan. Mag-ingay tayo sa comment section at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to like and subscribe my channel Kuragan Karag, ang babaeng lagi na karagarag. And see you in my next vlog.